Bago po tayo magpa-appoint ng schedule, ito muna yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang bago tayo mag-start kumuha ng schedule. So, ano-ano nga ba ito? Yan. So, unang-una, bago po tayo magpa-appoint ng schedule, make sure po na meron na tayong original Philippine Statistics Authority or PSA birth certificate. So, alam niyo yung NSO, so yung updated na NSO ay ngayon ay ginawa nilang PSA or Philippine Statistics Authority. So kung wala po kayong PSA, mas maganda po na kumuha na muna kayo kasi yan lang po yung tinatanggap nila. Hindi sila tumatanggap ng original birth certificate or NSO. Kasi PSA lang yung tinatanggap nila. So next is at least isang valid ID. So, kailangan meron kayong isang valid ID. So, ano-ano nga ba yung mga valid IDs na tinatanggap ng DFA? So, kung hindi nyo pa po alam kung ano-ano yon, meron po akong video dyan, mga ka-wonder. Nagawan ko na po yung tutorial. Paki-browse na lang po yung mga videos ko. At kung hindi nyo po mahanap sa mga videos ko, pwede nyo pong i-search doon sa search tab, i-search nyo doon na acceptable IDs for passport application, tapos space Wonder Mama, at a-upper kagad yung video ko dyan. So, kasi meron din pong mga valid IDs na hindi tinatanggap ng DFA, at meron din po akong video nyan. So, kung willing po kayong malaman kung ano-ano yun, paki-browse na lang din po sa aking video, at ganun din tulad ng sinabi ko kanina, paki-search na lang din po kung hindi nyo mahanap sa aking mga video. So, alam nyo mga ka-wonder, napakahalaga din po na alamin muna natin yung mga bagay-bagay sa gilid-gilid bago po tayo kumuha ng passport, magpa-appoint ng schedule. Kasi hindi kasi ganun kadali na basta-basta lang tayo magpa-appoint tapos makakakuha kaagad tayo ng schedule. Hindi po kasi ganun. So, may mga bagay tayo na dapat isaalang-alang. So, tulad nito. So, dapat, bago tayo magpa-appoint ng schedule, meron na tayong PSA or Philippine Statistics Authority and isang valid ID. At ito pa yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Una, dapat meron tayong sapat na load or data. So, napakahalaga na meron tayong sapat na load or data sa ating pagpapa-appoint. Kasi, mahirap naman na kapag andun na tayo sa kalagitnaan ng pagpapa-appoint natin. So, halimbawa, nag-fill up na tayo ng information, tapos bilang naubos yung MB natin. So, ang mangyayari niyan, kasi alam nyo mga ka-wonder, meron lang tayong 20 minutes para ma-reserve yung slot. Ngayon, kung matagal tayong mag-fill up ng information, naglag lang tayo dun sa screen na yon, so may tendency na mawawala yung slot na kinuha natin. Makukuha siya ng iba. I mean, magiging available siya ulit para sa iba. So, kapag mag-set na tayo ng oras or date kung kailan tayo magpapa-appoint, at kapag magpa-load tayo, huwag muna natin siyang gamitin sa pang-Facebook, pang-YouTube, pang-games. I-reserve muna natin siya sa pagkuha natin ng slot. So, tulad ngayon, halimbawa mamaya magpapa-appoint kayo ng slot. Pag nagpa-load kayo ngayon, o kung gusto nyo mamaya na lang sa mismong pagpa-appoint nyo, pwede rin. Pero kung ngayon na kayo magpapa-load, huwag nyo munang gagamitin. Unahin nyo munang panggamitan ng load na yun is yung pagpapa-appoint ng slot. Ngayon, after yung magpa-appoint ng slot, doon nyo nagamitin yung load para di maubos yung inyong load. Pangalawa, dapat walang disturbo. Siyempre, kapag nagpapa-appoint ng schedule, hindi po pwedeng may mga mali sa pag-fill up, sa spelling man yan, at sa ano pang mga information doon. So, dapat, kung meron po kayong mga anak, dapat po ay ipabantay nyo po muna sa mga pwedeng magbantay para kapag nagpa-appoint kayo, ay dire-diretso at walang gugumugulo sa'yo or gugulo sa inyo. Pangatlo, mabilis o malakas ang signal. Siyempre, dapat mabilis or malakas yung ating signal kasi kapag pumunta tayo sa DFA website, need ng connection kapag nag-next or nagsasubmit na tayo para madali nating makuha yung
slot na yon at madali din tayong makareceive ng reference number at nung confirmation code. Magpa-point ng slot sa medyo malakas ng signal, doon tayo pumesto. Doon na din tayo maghintay ng reference number, pati na din yung confirmation code. Ganon din sa kapag nagbayad kayo, kung halimbawa GCash yung at saka ibang credit at debit yung mode of payment na pinili nyo, doon kayo pumesto sa malakas ang signal. Next is, dapat mabilis tayong mag-type at mag-fill up. Kasi nga, meron lang tayong 20 minutes para makuha yung slot. Ngayon, kung sobrang tagal nating mag-fill up, kasi nga, yung iba, hindi pa natin alam, hinahanap pa natin, so may tendency na mawawala yung page na yun, or pagkatapos yung ma-fill up, ay hindi kayo makareceive ng reference number, kasi nga, nakuha na siya ng iba, naunahan na kayo ng iba. Next, emergency contact person and cellphone number. Kasi doon sa pipil upan natin, meron doon ilalagay na emergency contact person. In case of emergency, sino yung kukontakin at yung kanyang cellphone number. So, malaga na ngayon pa lang, hindi pa kayo nagpapa-appoint, isulat nyo na or alamin nyo na kung sino yung ilalagay nyo. At dapat, ganun din yung cellphone number niya. Dapat alam nyo. Kung hindi nyo man memorize, isulat nyo na kaagad yung name niya at yung cellphone number niya sa papel para pag fill up nyo, dire-diretso kayo. Next, mother's maiden name or and father's full name. So, ganun din doon. Meron doon mother's maiden name and father's full name. So, dapat alam nyo yung mother's maiden name. Ito yung pangalan ng nanay nyo nung dalaga pa sila. So, halimbawa kayo na mga girls na nanonood ngayon, so kung may asawa na kayo ngayon, dalaga pa kayo, yung gamit nyo pa yung apelyido ng mama at papa nyo, yan yung mother's maiden name. So, dapat alam nyo yan. At by the way pala, hindi lang dapat basta mabilis mag-type or mag-fill up ng mga information, dapat mabilis at tama din. Kasi hindi pwede na may mali doon sa pi-fill upan natin. Next, ganoon din, father's full name, yung full name ng ating tatay. Dapat alam natin yan. So, kung hindi nyo memorize, pwede nyo isulat na lahat para mamaya pag fill up nyo, ready na lahat. Next, active cellphone number. So, ito na. Active cellphone number, dapat yung cellphone number na ilalagay nyo ay yung sa inyo mismo. Yung active na cellphone number na ginagamit nyo ngayon at nakaka-receive ng messages at SMS at tawag. So, kung hindi nyo pa-memorize yung number nyo, isulat nyo na kaagad before kayo magpa-appoint para hindi nyo nahanapin oras na mag-fill up kayo. Hindi na kayo maabala. Number 8, active Gmail account. So, napakahalaga din nito mga ka-wonder. Dapat yung Gmail account na ilalagay nyo ay active. Yung nasa sa inyo ngayon, yung nakaka-receive talaga ng kahit anong messages kasi dyan nyo ma-receive yung inyong reference number at ang inyong confirmation email at yung mga ipiprint nyo na dadalhin nyo sa inyong DFA appearance na napakahalaga na active yung inyong Gmail account. Ngayon, kung wala pa kayong Gmail account, pwede naman kayong gumawa muna bago kayo magpa-appoint ng schedule. Pero ngayon, kung meron kayong kamag-anak, kaibigan, kapamilya na active yung Gmail account, pwede namang Gmail account na lang nila yung gamitin nyo pansamantala para lang makareceive kayo ng reference at confirmation email. So, kung sa tingin nyo naman, yung Gmail account nyo ay nakalikot ng anak nyo at kung sino pa man yung nagkumalikot dyan, pwede nyo ayusin muna. Itingnan yung mga settings, baka meron na disable doon or na-off. Ayusin nyo muna kung Gmail account yung gagamit. Kung Gmail account nyo, yung gagamitin nyo. Okay? And then next, yung 9, yung pambayad, dapat alam nyo na kung ano yung mode of payment na gagamitin nyo. Kung over-the-counter ba or credit debit card. So, dito sa over-the-counter, so, dun kayo magbabayad sa mga branches and stores. Selected branches and stores. Ito naman sa credit debit, yan, pwede tayong magbayad gamit yung ating ATM card, yung mga ating savings card, savings account,
Kasama na din dito yung GCash. So, dito sa credit debit, pwede tayong magbayad ng GCash gamit ang ating GCash account application and GCash balance.